yan, yung nabanggit kasi doon na natatakot ang mga general na magsalita kasi baka itapon o tanggalan ng trabaho. Ano, this is your time. General Teofilo ng ISAF dati. Ikaw po, sir, ang bukod-tangi na nag-oppose o hindi pumayag dito sa extraction. Diba, sir? General Teofilo, ayaw mong gawin to, labag sa loob mo. Kasi labag sa sinumpaan mo tungkulin. Nautusan ka ni Lisa para mandukot ng bata. Ng mga dalawang bata. Actually, apat na bata, isang ina, limang persona dapat ang nadukot nyo. Pero dalawa lang ang nagwagi. Pero, hindi ka pumayag dito. Yes. Diba, sir? General Teofilo. Kinall out mo ang presidenteng bangag. Sinabi mo sa kanya, di ba, sir? Bakit ko to alam? Eh, marami tayong puting ahas. Di ba, sir? Sinabi mo kay Bangag Junior na ito, Mr. President, ito yung ginagawa ng asawa mo. Inuutusan kami, dahil yan na ipa-extract, nakialam siya na ipa-extract ang mga bata dahil kaibigan niya si Francis Lloyd Tichua, kasabwat nila sa kanilang mga negosyo. Diba, sir? General. Anong ginawa sa'yo, sir? Tinanggal. Linigwak. Hindi ka pinakinggan ni Marcos Jr. Sa halip, tinanggal ka. Yes. Kasi, sir, gusto mong gawin ang tama para sa mamamayan o para dun sa mga sa pamilya ng distressed mother at ng apat na anak. And I believe, tao po kayo. Kayo ay tao. Human being na may puso. Kaya nyo kinall out ang presidente na ito ginagawa ng asawa niya, ni Lisa, na ipapadukot ang mga bata. That's why I salute you. 10 na mga tao mo tagasunod na hindi kayo pumayag at tinanggal kayo, we will respect you, praise you, and we will support you. And this is the time now. Yes, you have to stand up. Expose this evil. Yes. Na gobyernong ito. Total, tinanggal ka naman ang mga hinayupak. Binaboy po kayo. Dahil lang sa ginawa ninyo ang inyong trabaho, ginawa mo ang tama, tinanggal ka. Kailan pa kayo magsasalita? Yeah. Diba? Tumayo ka na. Paghuli na ang lahat. General Teofilo, stand up and speak up for the truth. At ano ba tayo? Ano pinag-uusapan natin? Tama, speak up, General. I don't trust Aimee anymore. Ah, that, you know, palaga. Kaya ako pinapay. Para makita ni Senator Aimee yan. Ayan, Senator Aimee, wala nang tiwala sa'yo sa taong bayan. Magtitiwala lang ang taong bayan sa'yo pag inisplok mo ang iyong kapatid na alam mo, Addictus Benedictus. Alam mo naman kung nasaan ang video. Marami ka pang hawak. Malay nyo. Sana huwag tayo dumako doon sa magni-name-names tayo kasi mapapatay talaga yun eh. General Teofilo, tumayo ka na since tinanggal ka ni Marcos Bangag as a general of ISAP. Iligtas mo na dahil lang sa plano ni Lisa na mag-kidnap, tinanggal ka pala. Sabi ni Quesada, wala na akong tiwala. Well, tama ka naman siya palangga. Yeah, kasi Aimee Marcos is full of drama. Never ever again, sabi ni Gigi, please. Oh, yan. Galing lang ngayon, magsalita. Ano ba nangyayari ngayon sa politika? Ang iba, mukhang nagkakaroon na ng lakas ng loob. Oh, sabi ni Ella, thank you palangga. Diba? Lahat si Live Marlica, nagkatotoo ngayon. Diba? Alam nyo naman yan. Ba't naman tayo gagawa ng chika boom boom dito na hindi magkatotoo ngayon? Nililis nila yung issue, sabi ni Roxel. Lagi naman nila nililis yan palangga. Here, recently, di ba, nagsalta si Inday Sara, tapos si Senator Bongo, di ba, pinangalanan siya ni Baste, you know, pinangalanan siya dun sa Maisog Rally na mag-speak up daw. Wala ko naman, I think si Baste ay, ano na siya,
gusto niyang magsalita talaga itong sila, Senator Bato, na tinulungan ng tatay niya at Senator Bongo kaya na magsalita doon sa pang-api na ginawa sa Davao. And today, nag-throwback, punta po tayo si Senator Bato, nag-throwback si Senator Bato, nakasama na si Inday Sara. Ano ito, Hudyat? Ayan o, throwback. Oh, 9 hours ago, nag-throwback si Dodong, Palangging. O, oh, ayan. 2022, ayan throwback ni Senator Bato. Ano to, Senator Bato? Showing support kay Inday? That's good. Pero sana sabi ko nga, magsalita ka na, Senator Bato. Paninuwanan din ako sa'yo. Kasi di pa kita minumura. Basta mga kongresi, mga politiko na hindi ko pa pinumura, binibigyan pa natin ng chance. Pero pag minura na natin ng buo, okay, nang talagang madlupit, ibig sabihin, wala na tayong pag-asa sa mga yan. So ngayon, ang question ko kay Senator Bato, that's good. Na, you know, nire-remanish mo yung maganda niyang sama ni Inday. I think para sa akin, ito ay showing of support kay Inday. But, nag-comment na ako dito eh. Comment ako ba? Ah, nag-comment pala ako, 80 na yung like. Oh, sabi ko, ayan, Senator Bato, yan yung comment ko. Kaya ipatawag mo na si Kumar at Lisa Tanas sa PIDEA Leaks hearing para maniwala kami na, kayo, na kaya mong banggain ang mga ngagva. Simple lang. You show support kay Inday Sara, then prove to the Filipino people na kapag open ang sesyon, well, I hope iba na presidente during the time, ay ipapatawag mo si Lisa at si Kumar. Doon kami maniniwala sa'yo na you are for the people. Yes, correct. Okay? Walang then, exemption sabay, dyan. Sabay-sabay, sino pa ba nag-comment? Si Senator Bongo. Dahil wala okay namang mandato Senator si Bongo. Lisa Bongo. Butud. Nag-post din siya. Actually, nag-post siya, Senator Bongo. Kasama si Pangulong Duterte, nag-live siya eh, kanina. Oh, yeah, hours. Napanood ko din yan. Kasama niya si Pangulong Duterte, o, oh, di ba? Gaya ng parati naming sinasabi, there is always time for every... O, oh, mabasa natin, maganda ito sinabi sa Senator Bongo. Ayan, kasama niya si Pangulong Duterte, nakita sila, eh, talaga namang body-body yan eh. Okay? So ngayon, here. Gaya ng parati naming sinasabi, there is always a time for everything. I think this is the time. Pakahawakan yes namin yan. Okay? Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sabi niya, there's always time for everything. What is that? Everything. Ano ibig sabihin niya tukoy? Ano tinutukoy niya? Tulad ng payo ni FPRRD sa akin mula noon hanggang ngayon, gawin ng tama, agapanan ng tungkulin sa bayan at unahin ang interest ng Pilipino. I support the Dutertes and my fellow Davaoenos. So this is good, Senator Bongo. Dahil ako ay isang Davaoeno, ang pamilya ko ay galing sa Batangas, lumaki rin ako ng Metro Manila. Bisaya rin ako at ituturing ako na adapted sa ng maraming munisipyo, lungsod. That's why my loyalty is and will always be with the Filipino people. Patuloy ako magpamalasakit. Okay, that's good to know. But, okay, wag lang sana kayong puro salita. Exactly. Dapat may gawa. Patunayan nyo sa isang bangag na presidente for your vested interest. Kasi kayong mga sinuportahan ni Duterte, sinuportahan kayo ng taong bayan na niniwala kay Duterte kasi akala namin pareho kayo ng alignment. Pero, in fairness kay Senator Bongo, marami natulungan yan. In fairness sa kanya. Yes, alam marami yan, ding Senator nagawa Bongo, si Senator Bongo. Ang daming inilapit sa kanya na tinulungan niya, napatubigan during the pandemic, nabigyan ng mga ano. Kaya, you know, malaki din ang respeto ko kay Senator Bongo. Senator Bongo, may mga nakakapagsabi sa akin na malalapit sa'yo na naiinis sila sa'yo kapag nakikipagplastikan ka kay Bangag at saka kay Lisa. Oh. Alam mo namang galit na galit sa'yo yan. Galit na galit sa'yo si Lisa. Remember, nung ako'y nasa company nila ng budol na yan, nalala mo, binubol jacket na Senator Bongo, nasabi ko, pero hindi ko naman sinabing 100% na gagawin mo. Possibly, kung naalala niyo po yung vlog ko noon, na during campaign period na ang gagamit ng Smartmatic, yung mga logistic, dadadada, ay kaibigan ni Senator Bongo. Possibly ka po na gadayain nila yung election. Kinuwento ko na yun dito. Sino nagsabi niyan? Si Lisa Marcos sa akin.
Kasi gusto daw niya i-aware ang taong bayan na ikaw, Senator Bongo, at ang Apo Logistics ba yun? Commenter dyan. At ang iba pa, kayo ang mandaraya sa eleksyon. So ako naman, dahil budol na budol ako at naniniwala ako sa kanila, akala ko totoo yung sinasabi ni Lisa na mandadaya kayo for the fact na kayo ay nasa puder. Posible nga naman, kasi kayo nasa puder. Diba, naalala mo yun, Senator Bongo? Kay Lisa galing yun. Ganon ka, Jejimonyo, yung pala ang tarantado. Fake news. Nagtanim ng fake news sa aming mga supporter para sirain ka. Yes. Now you know. Yung pala, siya ang makikipag-alyansa sa Smartmatic. Araw-araw, every time na magsalta si Attorney Glenn Chong sa maisog, sinasabi niya, inaakusahan niya na si Lisa Marcos at si Kuting Jr. ay nandaya sa eleksyon. Bakit ni isang kaso laban kay Glenn Chong, wala? Bakit hindi sinasagot ni Lisa yan? Sa halip, sinagot pa yung pangaagaw niya ng ala. So wake up, Senator, go. Sabi ko nga, kung binoboljak man kayo isa-isa dito kay Senator Bato during Agent Morales hearing, dahil yan yung sentimiento ng taong bayan, hindi ako pwedeng, dahil sinusuportaran ko kayo, magpapakabingi-bingi, bulag-bulag ako, ay galing-galing ninyo, ay tama yung ginawa. No! Hindi niyo ako bayad. Ni piso, wala akong hiningi sa inyo para sa sarili ko. Meron akong hiningi para sa Pilipino, para sa mga OFW, at grateful ako sa iyo, Senator Bongo. And I'm so happy right now kasi nag-unite tayo. But it's healthy na sinasabi ko, sinasabi namin sa inyo kung ano yung nararamdaman namin para aware kayo. Hindi kami tamu-tamu lang. Hindi kami bangag-bangag lang. You know? Huwag ka magtiwala. Sabi ng mga nakapaligid sa'yo at nagmamahal sa'yo na dabawenyo na mga kasama ko dito sa LA. Okay? Nabubwisit sila kapag nakipagplastikan ka sa mga bangag. Yes. Kasi parang tinatalikuran mo daw ang iyong support. Hindi naman tinatalikuran, namamangka ka daw sa dalawang ilog. Parang yan, kinaydor si Duterte. Remember yes. that? Bakit yan ka makipagplastikan? Alala mo yung Senator Bongo. Binuto ka naman ng taong bayan, Senator Bongo. Mali, nagkamali ako dun. Kaya nga, ko yung sarili ko. Agosto pa lang, binoljak ko itong mga bangag na to. Kasi ayaw kong magpasakop sa kanilang kababuyan na ginagawa sa taong bayan. Bakit ako ganito, Senator Amy? Lahat kayo dyan nakarinig. Bakit ako galit na galit sa kapatid mo? At dito sa sister-in-law mo? Siguro nakwento ko na to. Okay? Meeting the Avance sa Soler. Umiiyak ang mga taong bumoto kay Marcos Jr. Nandoon, may video ako niya, niyayakap ako ng tao. Anong sabi ng taong bayan sa akin? Na niyayakap ako doon, ako lang naman ang lumapit doon, at saka si... Sino pa man yun? Mga kasama ko. Huwag na lang natin ba yung pangalanan. Anyway, anong binubulong ng tao sa akin? Miss Marlica, sana po makapagtrabaho na kayo. Ay, kami. Ano ang sabi ko sa kanila? Tumutuloy ang luha ko. Basta magdiwala lang po tayo kay BBM. Boto po natin si BBM. Meeting the Avance yun. March 7. At nandoon ako, paikot-ikot. Ayata nyo naman yun. May umiikot na namimigay ng mga pagkain. Hotdog. Nangingi ako ng hotdog. Sabi ko, bigyan naman yung mga nasa likod. Doon pa lang nakita ko na yun. Kinuwento ko na sa inyo. Ganito ako kagalit dahil pati mga hotdog sa HQ, mga pagkain, pinagdamot nyo sa mga supporters. Pero kayo, naka-aircon sa hotel, yung mga supporters na hindi nga makapasok sa hotel para mag-restroom. Alam mo bang ang sama, ang sakit ng pakiramdam ko? Dahil hindi etong klaseng pamumuno ang gusto ko. Pero still, dahil supportan ako na budol pa rin ako during that time, pero nakita ko na yung sitwasyon. Mga hotdog, kumakain, although hindi naman ako, binigyan ako ng hotdog, pero kasi nga, you know, during that time, I think galing kami sa restaurant, you know, hindi naman ako, you know, gutom nung time na yun, binigay ko doon sa isa ba sa sino man yun. Ngayon, ito mga kababayan, meeting the Avance pa lang,
pinagdadamatan nyo ng mga stick-stick ng hotdog, yung mga supporter ninyo. Correct. Doon ako galit. Pumunta ako ng HQ, pinakain nyo ako doon, may catering, ang daming pagkain, dadadadada, overflowing, lahat. Ang mga supporter doon, ni isang hamburger, wala man yung pagbinigay, o kahit tasty man lang, na may mayonnaise man lang, o kahit wala ng palaman, tasty na lang, bigyan mo ng bottled water o soda or something. Wala. Yun ang mga nakita kong ikinagagalit ko. Hindi pwede kayo lang na mga VIP doon sa meeting de avance na kayo lang ang lalamon. Pero yung mga supporters ay hindi pa kakain. Sana dito sa Maisog, yun ang i-call out ko lang. Sana sa Maisog rally, yung mga organizers at yung may mga kakayahan, when you go to the Maisog, alam ko mayroon talagang pa-cater yan sa mga guests. But you think the people behind this, I mean, yung mga supporter na nag-travel pa sa mga probinsya na sumisigaw na hakbang ng Maisog, huwag niyong gagayahin ang ginawa ng Marcos Jr. ni Lisa na ultimong hotdog ay ipinagdamot. Correct. Kasi dyan pa lang, kung ganyan ang pag-uugali nyo, pareho lang kayo dito sa bangag na pinagbubudol tayo. Kung ganyan ang, ito, I know you're watching. Sa organizers na Maisog, if you have money, kung meron ka ko yung kakayahan na magbigay, kahit na mag-tasty bread na lang, wag na yung mga burger, mahal na yan. Magkaroon kayo ng food committee, you know, mag-chiplin tayo. Ako, may kausap ako, sabi ko sa sunod na Maisog, I'll give money para sa tinapay. Palamanan nyo, nagugutom yung tao, hindi lang pwede VIP. Pareho tayo pinaglalaban. Ito yung galit na pinaggagalingan ko. Kaya ako nag-speak up nung Agosto dahil ang dami kong nilapit na OFW kay Lisa, kay Romualdez, Pinky Romualdez, ni isa walang natulungan. Binudol tayo mga kababayan. Yan ang kinagagalit ko. Hindi pwedeng VIP lang ang kakain katulad nung ginawa nila nung May 9. Na nagsiselebrate kami dan sa, di ba, nakita ninyo na bumaba kami nila SAS ni Madam Ellie para mamigay ng pagkain. Nakita nyo yun? Ang mga tao tuwang-tuwa, nanalo si BBM. Pero ni isang tasty. Hindi grabe, naman nagpapabayad yung mga taong yun. Hindi, pinakain, ha? Ni isang tasty bread. Oh my ni isang God. Skyflakes o pita bread o whatever, no, pita biscuit ba? Wala man lang nagbigay doon. Ganyan ko inobserbahan kayong mga ginayupa kayo. Kasi hindi ka pwedeng maging leader na iniisip mo lang yung mga elitista, yung mga konyo-konyo, yung mga oligarchs katulad ngayon ng ginagawa ni Bangag at ni Lisa na galing naman sa Pusali. Pero ang binibigyan ng importansya ang mga malalaking negosyanto na patuloy na kinakamtam ang pera ng bayan. Wala silang pakialam sa ordinaryong Pilipino na ang tingin nila ay mga what? Dahil mahirap? Eh, maliliit ang tingin nila. Kaya nga, mga ano kung yan? Kung meron lang akong power during that time, di ba sinabi ko sa inyo, nung pumunta ko sa HQ, si Kuting matapubri naman yan, plastic-plastic lang yan. Bisita lang ako. Ako mismo, personal ako na, sa lahat ng palangga ko. Remember, naka-live ako yun. Meron akong, dapat na, tinapay na lang binili ko, di ba? Meron akong bag na, isang bit-bit na bag na puro chocolate yun, na maliliit na heart, di ba? M&M. That's, I think, yung isang heart na yun, that's $5. Puno yung bag ko. Pinamigay ko yun sa mga tao sa labas. Di ba? Sila ang inuna ko binigyan. Kasi, kung para ka sa taong bayan, hindi mo unahin ang mga mayayaman. Unahin mo ang nangangailangan. Correct. Hindi yung mayaman na payayamanin mo pa. Yung mga oligarchs, diba? Ganyan ang ugali ng mga Pinoy karamihan. Saying, yung sa Maisog, napakaganda ng kanilang ang Maisog, maayos ang ano nila. Sa ano? Di ba nag-donate tayo dyan? Mga palangga ko. Plastado. Sa Liwasang Bonifacio. Melvin, thank you. Okay? Yan ang isa sa nag-facilitate. Aking mga palanggang maharlikans dito. Napakaganda. So, pinapakain yung mga tao. Yan yung gusto ko makita sa Maisog Rally. Napakaganda yan. Huwag niyong isipin lang. Payong kapatid lang. Huwag niyong isipin lang ang sarili niyo na kayo lang ang mabusog. Isipin niyo yung mga taong nasa likod na humihiyaw.
huwag kayong gumaya sa ginawa ni Marcos Jr. Kasi pag ganun pa lang, I'm just saying, no, hindi ko naman sinabi ginawa ninyo. Ako ay nagbo-voice out lang dito na huwag tayong tumulad sa kanila para lalo tayong mamahalin ng tao. Pag yan ang ginawa natin sa taong bayan, na ipinapakita natin lahat ng maisugrali natin, na pinapakita, pinapahalagahan natin sila, whether sila ay aita, magbubukid, mangingisda, doon mo dapat ipakita yung pagmamahal mo sa tao eh. Correct. Ako, I don't care about you, VIP ba, VIP boss. Yung mga VIP, mga oligarch, kain sa bahay, duraan ko pa yan. Mag-focus ako doon sa mga magbubukid. Correct. You know, yung wala talagang means to eat, diba? Mahirap talagang ano. Sa inyo, kasi gusto nilang makaraos sa kanilang buhay. Kung ngayon pa lang, ipapakita natin sa kanila na hindi natin sila pinapahalagahan sa maliit na bagay, sa pagkain, ano expect mo pag nakaupo na kayo? I'm just saying na wag po tayong tumulad sa Bangag Junior. Paalala ko lang, but so far, napaka-successful ng Maisog at ng TOJC rally sa Liwasang Bonifacio. Very organized, ang ganda-ganda ng feedback. Nasabi ko to sa inyo, dahil ito yung naramdaman ko. Huwag nyo na itong gawin, huwag nyo gayahin. Now, alam mo na, Senator Ivy, balik tayo sa iyo. Alam mo, nakalimutan ko, ha? Kailangan mo nang ibukelya ang kapatid mo. Inaantay-antay nyo pa ako sa mga video-video. Si Amy, nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan to stop this bangag-bangag. Sa inyong kapangyarihan, ako inaano-ano nyo. Huwag kayong umasakay, Maharlika. Tama na yung marami na ako in-expose sa inyo for 2 years. And Amy Marcos, siya ang dapat mag-expose sa kapatid niya. Dahil siya yung nakakilala sa kapatid niya eh. Di naman ako. Bakit ako? Siya. Siya ay may panunupay, may tungkulin sa inyo. Dahil siya ay senador. Hindi ako, mga palangga.